Alam naming nag-aalala ka. Kaya ginagawa namin ang lahat ng aming makakaya. Para safe ka dito sa ospital. Ang bawat pumapasok, kinukuha ang temperature at mga detalye para sa contact tracing. Sinisiguro din na may tamang social distancing ang mga pasyente. Ang ospital at medical staff ay nakasuot ng protective equipment. Tuloy-tuloy ang disinfection sa lahat ng areas ng ospital. Huwalay ang lugar sa mga regular na check-up o procedure. Siguro ang mga equipment at kwarto ay sterilized at malinis. Kaya huwag kang mag-alala. Safe at alaga ka dito. Safe at alaga kayo dito. Dito sa La Consolacion University General Hospital, nakahanda na kami magbigay serbisyo itong bagong panahon para sa iyo at sa pamilya mo. Thank you.
Mababaw lang naman yan, oh. Sino may sabi natatakot ako? Ay, ang kaya ko yan. Ang babaw lang yan, sige eh. Joke lang. Alam ko namang kayang-kaya mo yan eh. Basta pag kinabahan ka, smile ka lang. Okay? By the way, ako nga pala si Dito. Nice meeting you, Kokoy. Ako nga pala si Inja. Salamat sa pagsagap sa akin. Inja. Keep
What's up, Consolenians? Good afternoon to everyone. We would like to extend a very warm welcome to all of you to this afternoon's webinar entitled Digital Footprints and Cybersecurity. Today, I am accompanied by Ivan Josh Castro as my co-MC. I am Angelo Canoza Caldejon from Grade 12 TVLCP1/CSS. Hi, Ivan. Good afternoon to you. Hello, Angelo. A pleasant afternoon to you, and good afternoon to everyone. Let us begin this afternoon with a prayer to be led by Althea Legaspi from Grade 12 TVLCSS-CP1. Let's bow our heads and place ourselves in the presence of the Lord. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Before we begin this event, we bow down to you in a humble prayer. We recognize that we will not be able to carry out our plans for this endeavor without your blessings. Give us your grace and divine wisdom so that we can work together and enjoy camaraderie and love for the greater glory of your name. Bless the people of the world with peace and the goodness of your love. We ask all this through your mighty name. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Let us now take pride in the Filipino patriotism by singing of the nationalistic song. Kapwa-tao, mahirap man, tuloy pa rin ang laban. Iniwan ang tahanan upang paglingkuran ng bayan. Diyan na lang ang mapangalan sa himakitang banta. Yeah.
At this point, we would like to acknowledge the presence and support of our dear students. We are encouraging everyone to show your support by typing your complete name, your level and section, and the Facebook Live comment section. So, partner, let us acknowledge our fellow Consolanians for this afternoon. All right, partner. Okay, from grade 12 ABN, ABM2, shout out to Maybeth Solis. And from ABM5, Crystalline Tulao. From STEM9, Our Lady of Immaculate Heart, shout out to you, Kyla Ramos. Shout out din po kay Hilmar De La Cruz from grade 11, Arts and Design 1. From grade 12, CSS CP1 or St. Mark, shout out to you, Abigail Solayaw. And shout out din kay Ray Dante Baracas from grade 12, STEM 12. From grade 12, STEM 6, shout out to you, Maria Angelica De Vera. Ayan, and lastly, shout out po kay Dave Anthony De Jesus from grade 11, STEM 13. Okay, thank you to everyone who have expressed their support and presence. Before we formally begin, we would like to extend our greetings to our dear University President, Sister Editha S. Zerna, OSA, to our amiable Vice President for Academic Affairs, Dr. Divina Ann Eusebio, to our beloved Principal, Sister Angelita Baraero, OSA, to our Energetic Assistant Principal, to our Dependable Subject Area Coordinators, to the faculty members of the Basic Education Department, to the LCUP administrators and personnel, and of course, to all of our enthusiastic students. Now, may we call on Jestel Ann Ventura from Grade 12 TVLCSS/CP1 to begin our session with her opening remarks. Greetings to all Consolanians. It gives me immense warmth and great pleasure to grace all of your presence in this event. It is an honor to welcome all of you here in our webinar entitled Digital Footprints and Cybersecurity. Before I begin this webinar, I would like to express my heartfelt gratitude to all of you who sincerely committed to this event to make it a success. This event would have been impossible without the support of each and everyone present here. Through this webinar, our resource speaker will help us understand on what digital footprint is and why it matters to all of us who are using computer and technology. We will also discuss on different cyber threats and key cybersecurity technologies and best practices. I ensure that this webinar will be profitable and fruitful to everyone present here. Thank you and good afternoon, Consolanians. Thank you, Jestel, for welcoming our participants this afternoon. By the way, partner, I have a question for you. Go ahead, partner. Ask away. Do you have any idea what are digital footprints and what is cybersecurity? Honestly, I can conjure up the idea of it, but no, I am not knowledgeable regarding such topics. To give us understanding on this topic, today we have invited an expert from the field of technology to be our resource speaker. Really, partner? Could you introduce us to our resource speaker? Sure, partner. Our guest speaker for this afternoon's webinar is a graduate of Bachelor of Science in Information Technology from St. Mary's College of Baliwag, Bulacan. He has national certifications on both computer hardware servicing and computer system servicing. Moreover, our confident speaker is also a Cisco Certified Network Associate. He became the ICT Department Head of Control Gear Corporation, IT Consultant of St. Augustine Parish Church, and Computer Hardware
and networking professor of Baliwag Polytechnic College. Currently, he is serving as the section head and network administrator and concurrent as assistant MIZT officer in the municipality of Baliwag, Bulacan. Apart from this technical profession, he also actively serves the Catholic Church. He is a member of Farish Youth Crusaders, Farish Pastoral Council for Responsible Voting, St. Augustine Commission on Worship and Liturgy, St. Augustine Farish Pastoral Council, Santo Cristo Youth Choir and Confraternity of Lourdes Choir, and St. Augustine Music Ministry. Our dear Consolanians, let us warmly welcome Mr. Joaquin Keno S. Enrile. Everyone, please give him a virtual round of applause. Good afternoon po, Sir Joaquin. Good afternoon po. Salamat sa nakakatabang introduction. Ayan. So welcome po sa ating webinar, no? Sana po sa ibibigay po namin sa inyong kaunting kaalaman ay may matutunan po kayo. At sana kahit paano po ay ma-imply or magamit natin sa ating pag-aaral, ano po, lalo ngayong ICT week po natin. So ang nabigay po sa ating topic ay ang digital footprints and cybersecurity, no? So una po muna natin pag-usapan dahil ito po ay dalawang topic. So, una muna natin pag-usapan po is yung digital footprints, no? So, what is a digital footprints? It is a trail of data you create while using the internet. It includes the websites you visit, emails you send, and information you submit to online services. So, kapag ikaw ay nag-browse sa internet, kapag ikaw ay gumamit ng email mo, no? Meron tayong footprints o yung bakas ng login natin. Meron tayong logs na naiiwan na nasa-save doon sa ating mga email provider, sa ating mga social media sites, no? So ito yung ginagamit nila para magkaroon ng trail log, kung tawagin natin, no? Para malaman na ikaw ay mismo nagpunta or nag-visit or nag-login doon sa website na yon, no? The information about a particular person that exists on the internet as a result of their online activity. So kung halimbawa, ikaw ay nag-Shopee, ikaw ay nag-Lazada, meron kang audit log or meron kang trail log na naiiwan. Lalo na kung halimbawa, nag-sale, no? So kapag nag-sale tayo ng 44, 55, 66 sa Lazada, no? Minsan bumibili tayo, minsan nag-shopping tayo online, no? Pag nag-login tayo doon sa website na yun, nalalaman nila sa dan na nanggaling ka doon sa website na yun. Kasi nga, meron tayo tinatawag na digital footprint. Meron tayo naiiwan na trail log. Meron dalawang types, no? Ang ating digital footprints. Meron tayong passive saka active. So, uunahin po muna natin yung tinatawag nating passive, no? A passive digital footprint is unintended by the user. So, ibig sabihin, hindi mo sinadya, hindi mismong ikaw yung nagbigay ng footprint or ng logs mo doon sa server. So halimbawa, yung IP address ng computer mo, yung approximate location mo, or yung browser history mo. Kapag tayo ay nag-browse sa cellphone natin, sa mga phones, sa laptop, sa tablet, sa PC, no? Meron tayong ginagamit na logs. Halimbawa, dun sa IP address, bawat isang computer na connected sa network, meron siyang IP address na masasabi naman nating unique kahit paano, no? So halimbawa, ikaw ay nag-mobile data sa phone mo, merong sariling IP address yan na nakalag na ikaw mismo yung gumagamit. Ikaw mismo yung user ng IP address na yun, no? Once na mag-connect ka using your mobile data or using your Wi-Fi. Halimbawa naman, di nyo ba napapansin? Yung Waze, yung Google Map, nalalaman nila kung saan matraffic. Nalalaman nila kung saan po pwedeng ikaw dumaan kasi maluwag ang daloy ng traffic. Kasi meron tayong location sa mga phone natin. Minsan ginagamit natin yung location na to. Kung halimbawa, meron tayong gustong tignan kung nasaan sila, no? Para malaman mo kung kumikilos ba yung tao na yon, naglalakbay ba siya, no? So merong sharing ng location, no? So, dun sa passive, hindi mo intended na i-share yung location mo dun sa tao na yon, pero kinukuha
yun nung ating mga provider para malaman yung exact location mo. Halimbawa nga, di ba sa Waze, sa Google Map, nalalaman nila kung saan traffic kasi yung mga users na gumagamit ng location sa phone nila, no? Halimbawa sa EDSA, kapag ikaw ay tumingin sa Google Map, ikaw ay tumingin sa Waze, makikita nila na kulay pula yung nasa mapa. Paano masasabing kulay pula? Hindi naman nag-feed tayo mga user doon sa mga provider natin like nga Google Map and Waze, no? Nakikita nila yon kasi yung location mo, gamit yung location ng phone mo, hindi gumagalaw. At kung gumalaw man doon sa isang specific area, merong minuto or yung speed ng paggalaw mo, doon nila nalalaman na, traffic pala. So kapag traffic, ibig sabihin, hahanap ka nila ng alternate route kung saan ka pa pwedeng dumaan. Gamit nga yung digital, passive digital footprint mo. Kasi nga, hindi mo personally ikaw yung nag-feed. Automatic, basta may mobile data ka, naka-on yung location mo sa phone mo. Kasi, di ba, sa mga app, minsan kailangan naka-on yung location mo para gumana. No? Then, ang sumunod ay yung active. No? The active digital footprints includes the data that you intentionally submit online. So, halimbawa nito, yung mga email address natin. No? Sending an email contributes to your active digital footprint. Since you expect the data to be seen or saved by another person, the more email you send, the more your digital footprint grows. Since most people save their email online, the messages you send can easily remain online for several years or more. So di ba minsan kapag ka tayo sa messenger natin, let's say sa Facebook messenger natin, kapag ka meron tayong gustong balikan na chat, no? Minsan kahit 2008, 2009, nung nagsimula ang Facebook, meron kang unang chinat, pwede mo ang balikan kasi nasa-save din yung record. Ito ay intentional mo. Gusto mo talaga ma-save. Sa Facebook, di ba, pwede tayong mag-delete ng isang specific message, pwede nating i-delete yung buong conversation na meron doon sa ating messenger. No? So, kapag sinabi natin active digital footprint, ikaw mismo ang nagbibigay nung footprint mo o nung logs mo na ikaw ay nag-chat doon, ikaw ay nagpunta doon. No? So, the most obvious example nga dito, sabi ko nga sa isa social media, di ba minsan sa Facebook, nagpo-post tayo, here at Baliwag, Bulacan, St. Augustine Parish, here at Municipality of Baliwag, Baliwag, Bulacan. No? Di ba pag nagpo-post tayo, sinasabi natin yung location kung nasan tayo. No? Kaya, nasasabi na yun yung active. Tayo mismo yung nagbibigay nung footprint nung ating mga sarili sa online or sa ating internet. No? Sumunod, ano ba ang gamit ng digital footprints natin? So, sa shopping, halimbawa, kapag ikaw ay magpo-purchase online, ikaw ay magsasigning up for the coupons or you create an account, magre-register ka sa mga newsletters, no? Magda-download ka ng mga kung ano-ano gamit yung mga shopping apps, di ba? Sa shopping, sa Lazada, sa Shopee, nagbibigay tayo ng information doon. We put our name, put our address, we put our contact numbers. Para pag nag-deliver, makarating kagad sa atin yung packages natin. Diba? Kaya nga sabi nila, kailangan ilagay mo yung accurate, ilagay mo yung pinaka malapit na location para madali ka mapupuntahan ni rider. Natatandaan ko nga, mayroong post sa Facebook na 'di ba sa pag nag-order tayo ng Shopee, may nakalagay doon sa ibaba na instruction, no? May nagsabi doon na ipagtanong mo na lang sa mga kapitbahay namin, maraming marites diyan. Alam nila kung nasaan ako nakatira, 'di ba? Kasi naglalagay tayo ng footprints natin kung saan tayo po pwedeng madali nilang makita. Pangalawa, sa financial, no? Ito yung isa sa mga crucial sa pagbibigay natin ng footprints lalo na sa financial. Kasi sa financial, kung mag-open tayo halimbawa ng debit card account, mag-open tayo ng bank account, mag-open tayo ng credit card, no? May mga information tayong ginagamit. May mga information tayong binibigay. Using a mobile banking app, so halimbawa kung ikaw ay taga BPI, kung ikaw ay ang bangko mo ay sa Land Bank, ang bangko mo ay sa BDO, 'di ba? May footprints din. Meron tayong login, meron tayong iniiwan na presence na nag-login tayo, 'di ba? Then kapag minsan nagbebenta tayo ng mga stocks, no?
nitong nag-pandemic, sumikat yung pagtitinda ng mga stocks ng mga companies kasi nga medyo nalugi yung iba, bumaba. Kaya nagbebenta sila, nagbebenta ng stocks para mas marami yung pwedeng mag-invest sa company nila, no? At syempre kapag nagda-download tayo sa Google Play, sa App Store, no? So pag nagda-download tayo doon, may mga information din tayo ibinibigay, meron din tayong information na sinasubmit sa kanila. Sa reading and news data, no? Sa news. Kapag nagsusubscribe tayo sa mga news, halimbawa sa GMA News, sa ABS-CBN News, para maging updated tayo, kinukuha nila, kung tayo ay sa Facebook, kinukuha yung information ng Facebook natin. They get our names, they get our contact numbers, and anything na information na very vital or vital sa kanila. Then, syempre kapag tayo ay nagpo-post ng mga articles and information that we read, no? So meron din digital footprints kasi sino ba yung nag-post? Paano natin malalaman, no? Halimbawa, itong pangyayari dito sa election natin, di ba? Alam naman natin na maraming maka-BBM, marami rin maka-Lenny, di ba? So yung dalawa na yan ay talagang nagsasagutan, no? Sabi nga nila, dyan daw masusukat ngayon ang pagkakaibigan, no? Kasi kahit isang araw lang ang election, pa pwedeng magbago ang pagkakaibigan, no? So kapag ikaw ay nag-post na halimbawa ang kontra kay BBM, yung kaibigan mo nabasa, syempre, alam nila na ikaw yung nag-post kasi meron kang footprint na iniwan. Ano yun? Ginamit mo yung account mo para mag-post ka. So malalaman ngayon nila na ikaw yung nag-post. So kung halimbawa naman, ikaw ay mag-ano tayo ng information, no? Magpo-post tayo ng news sa mga website, di ba? Bagamat hindi nakikita ng tao kung sino yung nag-upload, malalaman naman ng tao kung sino yung gumawa ng article kasi we put our names, no? Yun din ay pwede consider na digital footprint kasi naglagay ka ng pangalan mo over the article in the internet. Social or the social media. Sikat na sikat sa atin ngayon yan ang mga social media. Facebook, YouTube, Twitter, no, TikTok, no. So, meron tayong mga information, meron tayong mga footprints na iniiwanan pa rin dyan, no. Syempre, para makakonect tayo sa mga friends natin online. So, ano ba yung benefits nito ng digital footprints? Kasi minsan masasabi mo nakakatakot dahil nag-iiwan ka ng such information over the internet. So una, you create a positive online reputation, no? For instance, halimbawa, may mga pag nag-search tayo ng pangalan, no? Bakit ba mas maraming naniniwala ngayon kay Lenny kaysa kay Bongbong Marcos? Kasi nagsa-search sila online, no? Tinitingnan nila yung record ni Lenny, tinitingnan nila yung record ni BBM, kino-compare nila. Kaya ngayon, mas napipili ngayon nila kung sino gusto nilang iboto kasi napag-aaralan nila, no? Hindi naman to na ituturo sa school, hindi na ituturo sa classroom ito. Napag-aaralan nito kapag tayo ay nagbabasa online o nagbabasa tayo ng mga articles, no? Then raising awareness. When people are aware of your online presence, they may be more likely to read what you write on the website or social media sites. So halimbawa, may mga pari tayong kilala sa Diocese of Malolos na masasabi nating sikat. Halimbawa, si Father Fidel Rauro, no? Sumikat siya dahil nagpo-post siya or naggumagawa siya ng mga TikTok videos, no? Sumikat din ang dati kong parish priest, si Monsignor Andy Valera. Itanong mo kung bakit sa Ambatingaw Online, 'di ba? Doon nagtuturo ng tungkol sa mga liturgy, nagtuturo tungkol sa simbahan, no? So nare-raise yung awareness ngayon ng mga tao tungkol doon sa mga topic, no? Then building relationships. Having an online presence can be help to build relationship with others. Kasi 'di ba minsan kapag tayo ay may mga kakilala online, no? Doon meron nami-meet, meron mga nami-meet, mga nagkakakilala sila, na minsan doon pa sila nagkakajawaan, nagkakatuluyan, 'di ba? Sa mga social media. So, yun yung isa sa mga nagiging positive. May mga dating apps tayo ngayon, di ba? Hindi ko lang alam kasi hindi ako gumagamit ng mga dating apps, no? So, nabibuild yung relationship gamit yung online presence mo, no? Yung isa kong estudyante na sumikat ngayon sa TikTok, BSIT, ang presence niya ay Omegle, no? So, nakikilala siya doon. Kapag nakikita, pag napapanood siya, maraming nanonood kasi alam nila na yung presence niya na yun ay maganda.
maganda yung kanyang excitement and joy na ipinapakita habang nag-online streaming siya, no? Then pang-apat, fame. Para sumikat, popularity. Maraming sumikat na artista, maraming sumikat na tao, no? Yung isang abogado na tumatakbo ngayon board member, hindi ko lang alam kung saan lugar, pero sumikat siya si Attorney Roman, no? Nakilala lang siya sa TikTok, pero tumatakbo ngayon at malakas doon sa kanyang lugar dahil nga popular. Maraming nakakakilala sa kanya. Mga artista, di ba? Mga ibang politiko na dahil naging sikat sa internet, tatakbo para maging president, mayor, vice president, senator, congressman, no? So, nakagain ng fame, nakagain ng pagkakakilala sa kanya. Earning money. So, ano, bakit na natin nasabing earning money? Eh, syempre, kapag nasa online ka, no? Gamit digital footprints, pwede ka kumita ng pera, no? Nung nagbigay ako ng talk tungkol sa ICT, role of the ICT in pandemic, maraming nag-boom na application. Halimbawa, TikTok, Zoom, Google Meet, no? WebEx, Cisco WebEx, etong StreamYard, di ba? Dati kung ito'y panahon na hindi pandemic, malamang kaya ay nagkikita-kita tayo diyan sa lako. Magkikita-kita tayo mag on face or face to face yung ating webinar o itong seminar na to, no? Pero dahil nga sa pandemic, naturuan tayo ng ilang bagay na pwede pala nating gawing madali na dati ay hindi naman na normal lang, pero kaya pa pala nating padaliin, no? So, may mga kumikita sa platform na to, halimbawa sa TikTok nga, 'di ba? May mga, dahil sa dami ng views, dahil sa dami ng advertisement na napapakita nila. Kaya, kung mapapansin ninyo, kung hindi ka naka-premium sa YouTube, hindi ka nagbabayad ng 239 pesos a month, eh, pag nanood ka ng isang video, ay katakot-takot na advertisement ang makikita mo. Minsan, kalagitan na pinapanood mo, titirik sandali, tapos may makikita ka na advertisement. Doon kumikita. Doon nagre-raise ng funds yung so yung TikToker or yung nag-upload ng video, no? Kasi syempre, kaya nga tayo nag-advertisement para makilala yung product natin, para malaman natin kung ano yung gusto nilang ibenta or i-share sa atin, no? So, yan po yung ilan lang sa basic ng ating digital footprint. Basta tandaan ninyo, pag sinabi natin digital footprint, ito yung presence natin over the internet, no? May dalawa, we have the passive and we have the active. Then, syempre, dahil may footprints tayo, meron tayong logs, kailangan meron tayong tinatawag na cybersecurity. Sa panahon ngayon na cybersecurity, hindi na siya maliit na bagay. Company invest for the cybersecurity kasi kapag hindi ka nag-invest doon, pwedeng maging disastrous ang isang company, pwedeng maging malaking problema sa isang kumpanya kung wala kang cybersecurity. O pwedeng mawala ang data mo, o pwedeng makorap ang data mo, at worst comes to worst, pwedeng masira ang data mo. So, ano ba ang cybersecurity? No. Cybersecurity is the practice of protecting system networks and programs from the digital attacks. So, iniingatan tayo, ang cybersecurity, iniingatan tayo para sa mga digital attacks. Kumbaga sa gera, tayo yung cybersecurity, yung panangga natin, ito yung shield natin versus dun sa mga attackers natin, no? So bakit ba ito important, no? So number one, by implementing security, businesses and individuals can protect themselves against the full range of cybersecurity threats outlined below, as well as the numerous others exist. Iniingatan tayo dun sa mga sasabihin ko mga example ng mga cyber attacks natin, no? Marami yan, napakadami, sa sobrang dami, minsan akala natin baliwala yung attack na yon, pero meron pa napakalaking impact, no? I-share ko sa inyo later on na personally ako naka-experience ng isang cyber attack dito sa munisipyo. Then pangalawa, with cybersecurity, companies do not have to worry about unauthorized users accessing their network or data. It helps them to protect both of their users and their employees.
sa cybersecurity kasi hindi na mag-worry yung mga tao, yung mga department heads, yung mga division heads, mga managers, na baka mamaya may mangyari or magkaroon ng unauthorized data or unauthorized breach dun sa network. Example, BDO. Ano ang nabalitaan ninyo sa BDO ng bandang November? Diba? Meron mga unauthorized withdrawals na hindi naman dapat ma-withdraw dahil na-hack. Diba? Nabalitaan din nyo sa BPI. Nagkaroon din ng ganyan sa BPI dati. No? May mga pangyayari na yung mga data ay na-corrupt. Although sabi nga nila, diba, yung sa election natin ngayon, sabi nila nagkaroon daw ng breach sa network at nakita yung mga username at passwords. Kapag walang cybersecurity, kakabahan ka at pwede ikatanggal mo pa ng trabaho mo. Next. Pangatlo, even in those rare cases, our security does not prevent an attack or breach. It improves the recovery time after while. May mga cases kasi na kahit anong higpit mo, kahit anong paghahanda mo, maa-attack pa rin. Maraming magagaling, maraming matatalino. Imagine niyo, may mga websites na na-deface, may mga websites na hindi na na-access, may mga Facebook na nahahack. Kahit na alam natin kung paano ang mag-work ang security sa kanila. Pero, dahil meron kang kahit paano cybersecurity, yung recovery mo, yung pagbalik mo nung information, madali. Hindi ka na mahirapan. Halimbawa sa Facebook, diba? Kapag sinagutan mo lahat ng mga very important information doon, halimbawa, nag-send ka na talagang ng iyong ID, ng personal ID mo, nag-send ka ng, let's say, picture mo, nag-send ka ng pangalan mo, eh, ang mangyayari doon, kapag na-hack yung Facebook mo, pag na-hack yung mga information mo, madali mo mababalik. Kasi, alam nila na ikaw yung may-ari dahil meron kang pinakitang proof. No? Madali nilang marirecover yung file mo kasi, hindi, ikaw pala yung talagang may-ari. Sige, babalik ko yung access sa'yo. I-reset mo na lang uli yung password mo. Sumunod. Ano ba yung cyber attacks? Usually, it aims at accessing, changing, or destroying sensitive information, extorting money from users, or interrupting normal business process. Pag sinabi natin cyber attack, nagbabago sila ng information, dinidelete nila yung file, nire-rename nila sa isang file name na hindi mo kayang i-access para bumalik ka sa kanila para, uy, pakibalik naman kasi very important to. Diba? Pwede siya makadistrupt sa normal flow of the business natin. So, bigyan ko yung example. Ito yung medyo kailangan nating malaman at kailangan maging aware tayo para pag sa atin nangyari, alam natin kung ano yung gagawin natin. Una, phishing. Hindi po yan yung pupunta sa Manila Bay, mag-i-tsa ka ng fishing rod at makakahuli ka ng isda. Hindi rin yan yung tipo mag-i-tsa ka ng lambat sa isang hindi man patubig eh. Yung farm ng mga tilapia, no, para makahuli ka ng isda. Pero totoo, may hinuhuli. Ano yung hinuhuli? Ito yung practice ng pagsisend ng fraudulent emails that resemble emails from reputable sources that aim steal sensitive data like credit card numbers, bank information details, login information. Diyan maraming nabibiktima, lalo na yung masasabi natin na hindi ganong kateki. Noong nag-pandemic, tumaas ang rates ng mga phishing. Bakit? Kasi yung mga may edad nating mga kasama sa bahay na hindi naman kateki or bihira naman gumamit ng cellphone o ng online banking, pag may nagsend sa kanila ng email na nakita lang nila yung pangalan ng banko nila, magsasend kagad sila ng information, magre-reply kagad, magsasabi na, ito yung nag-deposit ako sa iyo ng 38,000 pesos. No? Pero, pinababalik sa iyo 38,000 mo. Eh, syempre, yung pagpalagay natin yung tao na yun, maraming pera. No? So, ang mangyayari doon, kasabihin, balik mo sa amin kasi namali ako information. May hihingin ako sa iyong OTP. Meron ka lang ko yung login credentials mo. Baka pwede mo akong tulungan para mabalik.
So example, ito yung sa PayPal, no? Sa PayPal, meron yung classic na hacking, no? O yung phishing. Merong kung makikita ninyo, kung sir, pwede bang i-enlarge natin ng kaunti para mas ma-focus yung sa email. Meron lang akong gusto ipakita sa kanila diyan. Doon sa ating PowerPoint kung pa pwedeng mapalakihan natin. So dito sa example ng phishing na pinakita natin, no? Outlook ito, Microsoft Outlook. Outlook is a email client, no? Doon sa upper left corner, tao po, pwede po bang pakilakihan yung sa PowerPoint po natin? Salamat po. Ayan. So, yan. Okay, thank you. So, dito, makikita nyo dun sa upper left corner na yung email niya is service@international.paypal.com. Yun yung pangalan, yun yung alias. Pero meron na kaganon. Yung naka less than, naka-enclose, kumbaga sa programming ay merong tag, ganyan. Nakalagay doon yung email, service@email@epaypal@outlook.com. Kung ikaw ay hindi mabusisi, makikita mo na tama yung email kasi nakalagay doon service@internationalpaypal.com. Sige, ay sabi dito kasi kailangan isend mo yung login, i-click mo tong website na to para makapag-login ka. Pero pag nag-login ka, ano mangyayari? Bibigyan ka ng isang email address o ng isang site na doon ipapalagin. Minsan, gagawa sila ng website, doon i-redirect, tapos doon mo ilalagin yung details mo. So, ang mangyayari, makukuha na yung mga information na meron ka. So, example pa, no? Emails. Tingnan ninyo yung, basta tandaan nyo lagi, titignan nyo lagi yung URL. Yung URL lagi ang susi. Kapag hindi tama yung URL, ibig sabihin, hindi yan yung legit. No? Japake yan, peki yan. Normally, sa mga banking, meron yung padlock sa tabi ng website. Ang tawag po natin nun ay SSL, Secure Service Lock. No? Ito yung nagsasabi na safe yung ating tawag dito, itong ating login sa mga online banking, sa mga website, sa mga emails, may makikita ka na na padlock sa pinaka-left side nung pinagtatypan mo ng URL. Pag nakakita ka nun, ibig sabihin, secured. Pag nakalock, pag hindi nakalock, at masasabi mo, bawa, google.com, hindi nakalock, magtaka ka, kabahan ka, kasi baka mamaya, hindi yan legit, hindi yan tama. Kasi nakakatakot yun. Baka mamaya, ibang website, ang ano natin, ang nalalagin natin. Diba? So, delikado po yun. Kaya dapat tayo maging watchful, kailangan tayo maging maingat. Ransomware. Ayan, nanadali sa amin. No? Kwentong totoo yan. No? 2019, December 23, kasagsagan ng pagtatapos ng libro ng accounting department namin, kasi patapos na taon, eh, kailangan ng iayos yung mga records, no? Kasi dito kami sa LGU namin sa Baliwag, kinikilala kami ng auditor na talagang masinop kami sa paggamit ng pera ng bayan, no? Ilang beses na kami nabigyan ng award. So noong noong December 23, may mga shield folder dito sa server namin. Then tinawagan ako nung isa kong sa estudyante na dating estudyante na dito natatrabaho sa munisipyo, sa HR na, sabi niya, Sir Kino, di ko ma-access yung file. Merong, yung Word file, merong isang extension name na hindi ko alam. BSIT din kasi, kaya alam niya. No? Paano kaya yun? So, dahil simbang gabi, puyat din ng diwa ko, tinignan ako ni remote ko, sabi ko, ay oo nga, no? Then nag-search ako, sabi ko, patay, ransomware to. So nagbasa ako ng maraming article maghapon, inuwi ko yung server kasi baka mamaya pwede kong i-recover yung mga naka-backup, no? So meron akong ilang na-recover, merong ilang hindi, no? So ano ba yung ransomware? Ito isang type ng isang malicious software na ginawa para mag-extort ng pera. Gagawin nila, ibablock nila yung file. Hindi mo ma-access kasi kailangan mo munang bayaran. Pero
walang kasiguraduhan ang pagbabayad. Pag nag-send ka ng money, pwedeng hindi nila bayaran. Pwedeng bayaran nila, hindi rin nila ma-access yung file. Or, yung mga talagang kailangan lang ay pera, sige, o-open namin yan, bayaran mo kami, pag na-receive yung file, sige, ito na yung pang-debug or pang-unlock. So, ma-unlock na yung file mo. May mga ganun din naman, pero hindi lahat. So, example niyan, ayan, yung AIDS Trojan. No? Sabi dyan na kailangan mo bayaran yung mga files mo. Kasi kapag hindi mo binayaran, ay hindi mo ma-open. Meron din tayong WannaCry. Ayan, sumikat yung WannaCry na yan. Kaya sinabing WannaCry, gusto mo bang umiyak? No? So, bibigyan ka pa nila ng oras? Day and time kung hanggang kailan lang kailangan mo magbayad kahit Bitcoin or check payment? Then, saka lang nila po pwedeng i-decrypt. No? Saka lang nila ibibigay yung decryptor. I-encrypt nila yung file, tapos i-decrypt nila. Kung magbabayad ka. Pero pag hindi ka nagbayad, say goodbye to your files. Hindi kami nagbayad. Hindi kami nagparansom. So, ang nangyari lang, may mga backup pa rin naman sila sa mga computers nila, nagamit nila. Sabi ko nga, it is a moral lesson, hindi lang sa akin, as network administrator, as one of the nagpapatupad ng security dito sa data, kundi ng isang company. No? Kasi noong time na na-attack kami, wala kaming license sa firewall. Expired yung protection namin. Kaya na-attack kami. So, meron pa dito yung crypto locker. No, ilalock din nila. So, yun ang trabaho ng ransomware. They will lock the file, they will lock the data. Kailangan mo magbayad para mabalik sa'yo yung file mo. Malware. Malware is a type of software designed to gain authorized access or to cause damage to your computer. Meron tayong good malware. Meron din tayong bad malware. No? So, example ng mga malware, yan, virus, worms, Trojan viruses, spyware, adware, ransomware, no? Fireless malware. Hindi ko alam kung pwede ko sabihin kasi baka tayo mabaril, pero likas sa Pilipino ang gumawa ng paraan, di ba? Na kapag halimbawa may isang application na kailangan bilhin, gumagawa ng tool para ma-bypass yung activation, no, para hindi ka na magbayad. No? So, kinoconsider siya as malware. Pero, ikaw na sa sarili mo ang magsasabi kung iyan ba ay good malware o bad malware. Siguro good kasi hindi ka nagbayad. Bad malware kasi nandaya ka. Nanloko ka. Kaya, nasa sa'yo yan. No? May mga malware na ganun. Yung mga computers natin na mga may antivirus ay nadedetect yan. No, yung mga malwares na yan. Social engineering. Hindi ito yung engineer na 5-year degree course. No? Ito ay mga minsan 2-day degree course lang. Ito mga social engineers na to. No? Ito isang tactic na ginagamit para lokohin ka to reveal the sensitive information. Halimbawa, sa online banking, sasabihin sa'yo, kailangan nyo pong baguhin yung username at password mo kasi na-compromise po yung account ninyo. Ano po yung ano ninyo? Ako na po magla-login. May tatawag sa'yo. Sasabihin sa'yo, hello sir, ma'am, tama yung information. Kasi nakita nila eh. Sir Joaquin, nakita po namin na magkaroon po kayo ng withdrawal sa inyong bank account. Meron po ba kayong transaction? Siyempre, ako na magugulat. Eh, wala po. Naku sir, na-compromise po yung ano. Si ganito po ito sa banko po ninyo. Eh, ganito po, tutulungan po namin kayo. Kailangan lang po namin ma-check yung information po ninyo. Siyempre, ikaw, kung hindi ka ganun kateki, nasabi, ay, banko to. Teka, baka totoo to. Totoo siguro to. Nasabi, nakapag, may nag-withdraw po ng 10,000 pesos, eh, alam mo na ang pera mo lang sa banko, 20 mil. So, kalahati kagad ang mawawala. So, eh, kailangan po natin, pwede po ba malaman yung username at password po ninyo o kaya mobile number na gamit ninyo? Siyempre, ikaw naman, para mabalik yung pera mo, ibibigay mo. No? Then, meron po na send na OTP. Kung po pwede po sana ay paki-send sa akin. Sinend mo yung OTP. Then, magugulat ka,
wala nang laman yung bank account mo. Kasi nakuha nila, na-steal nila yung ano nila, yung information mo. Kaya sila mismo ang gumawa ng pagnanakaw ng mga pera ninyo sa bangko. So common example nito, yun nga yung phishing, spear phishing, baiting, yung may mga website na mga yung clickbait, no? So may mga tayo kasi kapag meron tayong gustong mabuksan na website, hindi ko na sasabihin kung ano mga website 'yan at baka ma-blip out tayo. May mga site tayo na gusto nating puntahan. Meron tayong mga sites na gustong panoorin. Pero minsan pag kiniklik mo yung play button, katakot-takot na advertisement, katakot-takot na pop-ups ang lalabas. Ikaw naman, click ka na click, click na click kasi kailangan mapanood mo 'yon. Kailangan makita mo yung video na 'yon, no? So, minsan kaka-click mo, ay kailangan pa lang i-login. So login ka. O 'yun. Nakuha na information mo, no? Clickbait ang tawag doon. May tayong malware, pretexting, ayan. Sa pretexting, yung nag-text nga sa akin isang araw, sabi sa akin, ako daw ay nagkaroon ng 300 pesos na na-load daw sa postpaid account ko. Siyempre, kung ikaw ay techie, magtataka ka. Hindi na-loadan ng postpaid, kaya nga postpaid, di ba? Gamit ka na gamit, bayaran mo sa dulo. Kapag prepaid, bayaran mo muna sa kagumamit. Kaya ako nagtaka, bakit sinabing nagkaroon, ano, babasahin ko sa inyo yung message, no? Para lang at least, may example tayo, no? Wala, pura ko na ata. Kasi ako tuwan-tuwa sa taong yun. So, sabi ko, pasensya na po. Kasi hindi po ako naka-prepaid. Paano po ako makakatanggap ng load? Pakisend na lang po sa number po na to para po at least maibalik yung load. So, syempre, kung ikaw naman ay hindi ganong sanay or alam, susundan mo lang yung information o yung details na sinabi nila sa'yo para naman ikaw, mabigay mo yung pera sa kanila or yung load, no? So, anong nangyari? Kapag maloloadan, mababawasan ka. Para ka nagpamigay na 300 na load, no? So, yun yung mga pretexting na yan, no? So, meron tayong quid pro quo, tailgating, phishing, waterholing. Example ng successful social engineering attacks. Nakakuha sila ng 100 million from Google and Facebook spear phishing scam, no? So, yan yung pinaka biggest attack of all time na perpetrated o ginawa ng mga Lithuanians, no? National Elvades Rimasaukas, no? Against towards of the biggest companies, yung Google at Facebook, no? So nag-set up sila na fake company pretending na to be a computer manufacturer that worked with Google and Facebook, no? So they also set up bank accounts and company names. The scammers then sent phishing emails to specific Google and Facebook employees, invoicing them for goods and services that the manufacturer had been genuinely provided. So, nag-bill sila para dun sa mga services na inoffer daw, kunwari, nito, no? So, but kapag nung nagbayad ka na, no? But directing them to deposit the money into their fraudulent accounts, yung mga faking accounts, no? Between 2013 and 2015, no? So, nakapandaya sila ng almost $100 million. No? Yun yung nakuha sa Facebook and Google, no? So, ganun sila kagagaling. Example ng isa pang social engineering attack, yung Microsoft Office 365, no? So, ano ba tong Microsoft Office 365? No, alam natin yan, yan yung online-based na Microsoft Office, no? So, ayan. Kung makikita nyo, hello, I'm Kino. You miss a call from the number. So, this is an automatic message, no? Sasabihin nila na kailangan na yung information mo ay ma-send mo sa kanila. I-steal nila yung information mo, no? So, sunod, meron tayong DDoS, Distributed Denial of Service Attack, no? Ito ay ginagamit ng mga criminals, cyber criminals, or to overwhelm a network or its servers by sending too much traffic. This prevents the network from handling valid requests and makes the entire system unusable, and it completely stops organization. Parang ganito lang yan.
sa EDSA, okay ang traffic. Pero sabihin mo na mayroong magbibigay ng ayuda na 10,000 pesos, bubugso ang tao dyan. Pupunta ang maraming tao dyan. No? So mangyari magta-traffic. Pero wala namang ibibigay. So mangyari, yung daanan, hindi mo na magagamit. No? Ginawa ko yan dati sa isang, hindi ko pwedeng sabihin, basta isang organisasyon. No? Dahil ako'y nabuisit sa namamahala doon. Naghanap ako ng isang example ng DOS attack or distributed denial of service attack. Nakakuha ko, no, free lang. No? Low orbit ion cannon. Low-ic ang tawag. So, alam ko yung IP address ng router. Ang ginawa ko, nag-send ako ng 10,000 per seconds na data. Send. Ang nangyari, bumagsak ang internet ng buong organization. Hanggat naka-on yung aking DOS attack, hindi na nila ma-access yung website. So, ayan ang isang example sa mga cyber attacks. Bawa, dito sa munisipyo, ginamit ko yung low orbit ion cannon charge. Buong munisipyo, mawawala ng internet. Mapaparalyze yung collection office namin, mapaparalyze yung mga services na ginagamit namin ng online. Halimbawa, bakuna, yung vaccination, no? Kasi kami dito sa IT, gumawa kami ng system para sa bakuna gamit yung contact tracing app namin na I am safe, no? Yung I am safe ginamit namin para makapag ng bakuna, para mabakunahan ka, para may record ka, no? Kaya yung vaccination card namin digital, wala kang isusulat, lahat ay computerized. Kapag ikaw ay gumamit ng isang DOS attack, DDoS attack, ang mangyayari diyan, hindi ma-access namin yung site kung saan kami pwede mag-input ng information. So, titigil ang bakuna namin, hihinto hanggat hindi nasosolve. Siyempre, ayaw namin mag-manual dahil babalik kami dun sa prosesong matagal. No? So, yan yung isa sa mga common na nangyayari ngayon, yung DOS attack. SYN flood. Ano ba ang SYN flood? Minsan ang tawag dito ay SYN flood. No? Ito isang type of attack na pag gumamit ka ng na yung tao or yung program ay nag-impersonate ng another with the falsification of data and flood the server connection table with SYN packets, bombarding them until they actually drop. So halimbawa, dahil ikaw ay programmer, gumawa ka ng isang loop sa isang website dahil yung website hindi ganun kaano yung security. Username and password. Send ka ng send. Puro mali naman yung information. So, mangyayari doon, titigil yung server. Hindi ka makakalagin. Kasi nga, ang daming attempts. Example dito, yung mga may oras, yung halimbawa, sa iPad. No? Sa iPad kasi, or sa iPhone, kapag naka-mistake ka ng 5 beses ba? Or 3 beses? 30 seconds, hindi magagamit yung phone. 1 minute, 5 minutes, 30 minutes a day or 1 hour, 24 hours, hindi mo magagamit yung phone mo kapag patuloy na nagsisend ka ng information. Kaya yung talagang dapat pumunta o yung talagang dapat gumamit ng phone na yun, hindi na makalagin, hindi na niya ma-open kasi nga, nagpadala ng maling information. Meron din tayong tinatawag na UDP. No? Ang UDP ay sa TCP/IP natin sa internet, no? Or the User Data Gram protocol, no? So kapag ito ay nangyari itong attack na to, yung packets na dapat makakakuha ng information mo from the internet hindi makakarating kasi nga ina-attack nung server na yon o yung attack na to, yung UDP flood, yung PC, hindi na niya alam ngayon kung saan pupunta. Hindi na niya alam ngayon yung destination niya nagiging unreachable na. HTTP flood. Ang HTTP flood or the Hypertext Transport Protocol flood ay gumagamit ng bots, no? Result from the bots oriented to connection that flood service affecting network traffic on service port such as the HTTP while posing a legitimate user. No? So, parang SYN flood din, parang ibang attack din na nagsesend siya ng maraming information papunta sa server. Tapos ikaw, client,
na talaga magla-login ka, hindi ka makalogin. Nangyari yan sa Comelec, pero hindi ko alam kung HTTP flood attack ang nangyari. Hindi ka nalang makalogin bigla kasi ang daming nag-access. No? So na-flood ng request yung server ng Comelec para i-check yung presinto mo. Kaya siguro biglang tumigil. Hindi ko alam kung ganun talaga ang nangyari, pero possible na ganun ang nangyari. No? Posibleng ganun yung nangyari na yung, halimbawa, sa website ninyo, di ba, may grading system kayo. Pansinin ninyo, bakit kapag kagabi, ang bilis nang ma-access ng isang website? Pero pag umaga, hapon, naku po, kahirap, mabagal. No? Minsan to the point na hindi mo pa ma-access. Kasi instead na bot, yon, maraming tao nag-a-access, which is totoo naman. Pero merong gumagawa nitong attack na to na, excuse me, na mangyayari, lahat ng data, lahat ng logins, lahat ng pag-access ng website is tuloy-tuloy. Yung server, hindi kaya mag-handle ng ganun kadami. Kaya nagkakaroon ng HTTP flood. Then, we have the ping of death. Pag sinabi natin ping of death, parang sinasabi lang niya na hindi connected, hindi maayos yung connection mo from the PC to the network. No? So, kaduktong din yan kasi nung DDoS, no? Yung ping of death na to. Man in the middle. Pag sinabi natin man in the middle, di ba, ngayon ayaw natin yung may man in the middle. Kasi di ba, pagka man in the middle, meron tumataas ang presyo, tumataas ang presyo halimbawa ng bigas o ng palay, no? Kapag meron man in the middle sa cybersecurity, no? Ini-intercept niya yung data papunta dun sa PC. No. So titingnan muna niya, teka bago ka pumunta diyan kay parang ganito. Bago ka pumunta kay presidente, daan ka muna sa akin. Mag-usap tayo. Ano ba kailangan mo kay presidente? No? So kapag ka na-accept na 'yon, kapag ka nakuha na niya, nalaman na niya information, sige, ganyan. Sige, punta ka na doon. Wala naman siyang magagawa. At least nakuha niya yung information na kailangan niya sa'yo. Parang ganun lang yung man in the middle attack. Instead na original connection mo ay diretso papunta sa server, dadaan pa sa isang attacker, dadaan pa sa isang hacker para maano natin, para makuha nila yung information mo. Okay. Next. IP spoofing. Pag sinabi natin IP spoofing, ano ba ang spoof? Tinitignan, no? Internet protocols refers to a numeric label that is assigned to each device to connect a computer network that uses the IP or the internet protocol for communication. Ang IP address, meron siyang dalawang function, no? For the host or the network, interface identification and location addressing. So, bawat, gaya nga nasabi ko kanina, bawat device, merong IP address. Bawat host, merong IP address. By spoofing an IP address, attacks makes you think that you're interacting with a reliable website or entity which allows them to access the information you'd otherwise to keep yourself. So, kapag halimbawa, merong tayong website or meron tayong pupuntahan na page, no? Yung IP spoofing, titingnan niya yung data mo. No? Kaya nga dito, to the server from the victim, please send me lots of data. Papunta dun sa bot. Kasi nga, yung IP address mo, kinopya niya. Ah, pwede pala eh kayo. Sige, kunin natin yung data na to. No? Malilito ngayon sa server kung sino alin sa dalawa yung pwedeng bigyan ko ng data. HTTPS spoofing, ayan kung makikita ninyo, gumamit sila ng PC para dumaan ang data. No? Kasi kapag ang HTTPS ay nahack mo, napakagaling mo. Kasi nga, kaya ang HTTPS eh, may secure, nagbayad ka ng security. Pero may mga hacker talaga na, or attacker na, kaya niyang padaanin muna sa'yo bago padaanin sa web server. So, yan yung mga HTTP spoofing na instead na tao or man in the middle, it's a machine in the middle. Okay. Then, DNS poisoning. Pag sinabi natin DNS poisoning,
hindi man sa literal na nilalasan, pinaiinom ng gamot. Parang itinuturo kasi ang DNS is the domain naming system. Ang Facebook.com, alam natin na Facebook.com ang pangalan niya. Pero merong IP address siya. Meron siyang unique IP address sa server o sa internet. Eh, Sir Kino, paano namin malaman Facebook? Yun nga yung DNS. Yun yung pagbibigay niya ng pangalan dun sa IP address. Ang DNS poisoning, no, ituturo niya sa mali, sa fake website. No? So, it injects a fake DNS identity or entry dun sa DNS server mo para makapunta dun sa peking website. Instead na, dun sa tamang website. SQL injection. Ang SQL injection ay pagpapasok ng information, no? It performs an action on data on a database and potentially steal it. It involves inserting malicious code via SQL statement, taking advantage of the data-driven application's vulnerabilities. Kaya nga inject, magpapasok siya ng code para makuha mo yung data. Halimbawa dito, https teachers.com teachers id equals 1117 or 1 equals 1 semicolon minus minus. Then, pag papunta yan doon sa web API, then mag-inject ng code from teachers where teacher id 117. Then, i-return niya yung data pareho hanggang doon sa attacker. Kasi nga, yung server mo, yung kung nasan yung SQL server mo, maglalagay siya ng code para makapunta sa'yo. Para mapunta yung query mo. No? Sa mga organization na nagkikip ng database, yan ang pinakadelikadong attacks. Kasi pwede niya ma-extract lahat ng data from the name itself until to the mobile number to the birthday. Kaya malaki ang chance na magkaroon ka ng identity theft. So example niyan, ayan, inbound, outbound, inferential, error-based, union-based, boolean-based, time-based, no? So, yun yung mga example ng mga SQL injections. Conclusion. Sa bawat action na ginagawa natin sa internet, it leaves behind the trail of data that gets accumulated over the time. The surface area of our digital footprint increased significantly due to the internet and related technologies in our lives, leaving us vulnerable to cyber attacks. It is important to understand the digital footprint and the cybersecurity to secure our data and digital lives. Pag kayo ay nagtrabaho na sa isang company katulad dito sa munisipyo or nagtrabaho kayo sa isang business or company na kilala at IT kayo, alam nila na IT kayo, napaka-importante talaga ng cybersecurity. Kailangan alam mo kung ano nangyayari dun sa data mo. Alam mo kung paano tumatakbo ang data from the internet, from your PC, papunta sa server mo, kung may firewall ka, papunta sa internet. Dapat alam mo, no? Kasi ikaw din yung magtuturo sa mga kasama mo. Ikaw din yung mag-educate sa kanila. Tandaan ninyo na bawat kilos at galaw natin merong trillion, merong lagyan sa internet. Bagamat hindi natin nakikita, bagamat hindi rin nakikita ng ibang tao, may mga servers o may mga companies na itinatago ito. Kaya minsan magugulat ka. May magte-text sa'yo ng, ako, nagpalit ako ng number ko sa Globe. Sabi sa akin, solar fan. Sabi ko, paano ako kung nag-subscribe sa'yo, nagtitinda ng solar eh, bagong palit yung number. Kasi nakuha nila yung number ko from the Globe. No? So, ikaw, dapat alam mo sa sarili mo kung ikaw ay company, tama ba to na nagbibigay ako ng numbers? No? Kami, may mga information kami na hawak. Kami, literally, yung vaccination card or vaccination ng bayan ng Baliwag sa Bulacan, nandito kami. May data kami. No? Ang data ng school na gamit ng school na under ng munisipyo, nasa amin din ang data. Nasa amin din ang database. Kapag may nagre-request sa amin ng data, we ask them for a letter, no? For us to be safe. Kasi nga, meron tayong Data Privacy Act. Bago natin ibigay ang data, tandaan ninyo, kailangan authorized kayo para magbigay ng data. Kailangan merong
letter of request. At panghuli, sabi nila ang Wi-Fi daw, ang ano? Ang mabait na kapitbahay, walang password ng Wi-Fi. Hanggang Wi-Fi lang. Pero dapat tayo, as a normal citizen or gumagamit sa internet, number one rule is never give out your password. No? Wag na wag mong pamimigay yung password mo. Kasi baka mamaya ma-open yan, may mga information ka nakalagay, nandun pala yung mga bank accounts mo. No? Minsan tayo, tamad eh. Pagka nag may computer tayo sa bahay, mag-login ka sa Gmail, remember password. No? Kaya minsan, hindi natin siguro alam or naisip na baka mamaya manakaw yung laptop, manakaw yung PC, tapos nakasave, nakaremember lahat, pwedeng makuha lahat ng data mo. Can never give out the password. Kasi kaya nga password yan, it's for you. Ikaw lang ang may nakakaalam yan. May mga other security features pa na po pwedeng gamitin like two-way authentication, face recognition, no? Marami nang dinidevelop ngayon na para yung security mo ay maging okay. It's all up to us kung paano natin gagamitin ito. Maraming salamat po sa pagkakataon na binigay niyo po sa akin at sana kahit paano sa simpleng oras na nagkasama tayo ay may natutunan kayo kahit paano. At sana magamit niyo ito habang nag-aaral kayo at hanggang sa natatrabaho kayo. Tandaan ninyo, ang security ay napaka-importante. Ang data mo ay napaka-importante. Kaya dapat, pag-ingatan mo ito palagi. Yun lamang po at maraming salamat and good afternoon to all. Thank you, Sir Enrile, for that truly informative presentation. I second that, partner. Personally, I have learned a lot from the discussion. So, Consolanians, here is the evaluation form link for you to claim a certificate of participation for this webinar. This link will also be sent to the Facebook Live comments section. Okay. Let us now proceed to the Q&A portion of today's session. To ask questions for Sir Enrile to answer, you may use the Facebook Live comment section. Let us begin. Again po, to ask question for Sir Enrile to answer, you may use the Facebook Live comment section po. Okay. From Ms. Shamel Bahe. Sir Enrile, what are the common risks that we can encounter when engaging in social media or the internet po? So, thank you, Shamel Bay. Beach ba daw? I'm Shamel. No? So, number one na po pwedeng maging risk natin sa paggamit natin sa social media is yung identity theft. No? Kasi, syempre, naglalagay tayo ng profile pic natin, naglalagay tayo ng pangalan natin, naglalagay tayo ng information natin, po pwedeng magkaroon ng identity theft. Pwedeng mawala, or hindi man mawawala, kundi magamit yung identity mo sa maling bagay. Sa internet naman, halimbawa kapag ikaw ay nagbabrowse, no? Kapag naglalagin ka, pwedeng accidentally may mailagay ka na information na ikaw lang dapat ang nakakaalam. Lalo na sa mga website na masasabi nating fraudulent websites. Okay. May iba pong gusto magtanong? Let's see. Ayan po, sir. From Arpin Castro de la Cruz po. Hello po. May I ask kung ang browsing history natin ay alam ang internet providers? Thank you po. Natatawa kami kasi. Because if ever
Pardon, kasi Catholic school to, baka tayo mapagalitan. Pero for the sake para malaman ninyo, no? For the sake na malaman natin, no? Minsan kasi marami nanonood sa porn site. Di ba? Minsan gumagamit ng incognito para sabihin, no, nangingiti yung isa nating kasama dito, no? So, gumagamit ng incognito para hindi makita or maitago yung browsing site natin, no? Huwag kang mag-alala, kapag ikaw ay gumamit ng incognito, walang masasave sa PC mo. No? Kaya nga incognito, nakatago. Pero, ang internet providers natin ay pwedeng malaman kung anong website yung nabuksan natin. Kasi, meron silang server, meron silang log gamit yung IP address mo. Pero huwag kang matakot. Kasi yung IP address mo, halimbawa sa PLDT, meron tayong dalawang uri ng IP address. We have the static and we have the dynamic. Kapag ikaw ay residential, static, ibig sabihin, pwedeng IP address mo ay nasa Bulacan, pwedeng nasa Maynila, pwedeng nasa Pampanga, no? Pero kung static, tukoy yan kung nasaan ka. Tukoy kung anong company or anong bahay yan, IP address nito. Kasi your IP address equals your account is equals to your information. So, okay. Sa madaling sabi, huwag kang manunod ng form. Pwede kasing makita yan. Okay, from Maverick Celiano. Hello po, I am from Computer Programming 1 po. What can we do to ensure our safety since most of us are engaged in social medias and some personal matters are posted online? Okay, so paano mo masasabi na, paano mo magagawang safe? Una, kung ikaw ay magbabakasyon, huwag mo sasabihin kung nasan ka. Diba? Bawa, is now leaving to Ninoy Aquino International Airport going to Paris, France. So malalaman nila, walang tao sa kanila. Sige, gawa tayo ng hindi maganda. So, ingatan mo rin yung sarili mo o yung property mo, huwag mo papaalam kung saan ka pupunta. Social media, huwag kang magpo-post ng kung ano-ano. Mag-post ka no sa tingin mo lang na tama, na akma dun sa okasyon, akma dun sa pangyayari. Huwag kang magpo-post na halimbawa yung katulad ng ginawa ni Iron Man 3. 'Di ba? Kung napanood niyo Iron Man 3, yung si Mandarin nag-threat siya, 'di ba? Oh, here's my address. Ganyan. So binigay niya 'yung address. Ano nangyari? Inatake siya dun sa bahay niya. Nagulat siya na may missiles na pinadala, nasira 'yung bahay, 'di ba? Kasi ang naging risk niya sa social media, ay, ito po yung address ng bahay namin. Sige, puntahan mo ako dito. So, nangyari, na-attack siya. Kaya dapat tayo, kapag magpo-post tayo, kung may nararamdaman tayo, bawa, I feel hungry. No? So, ayaw mo nang ganun. Huwag mo nalagay na, I feel hungry at La Consolacion University at Bulacan. No? Eh, ako eh, mas ugit naman liligaw mo. Ay, papa, dalang kita ng paan. Asa maludos ka pala. So, di ba? So, ingat lang din sa paglalagay ng information. Thank you. Okay. Magandang paalala po from sir. Other questions? Sa ating mga makikinig at manonood? Ayan po from Zaire Lapas. Good day po. I'm from Grade 12 TVL CP1 po. Question po is, how often do you recommend updating your passwords po? Well, depende sa password mo. Para sa akin, depende sa password mo. Hmm. Kasi ako, password ko, dati, serial number ng Windows XP. Kabisado ko yun. Yung mahaba na yun, kabisado ko yun. Kasi, siyempre, nagpo-format ako, nag-install ako. Sabi ko, alam mo siguro makakaisip na ito password ko. Di ba? So, after a year, pinalitan ko. Something unique, something rare din. No? Naglagay ako ng space para hindi basta mahulaan. Nasa sa'yo yun. Pero kung feel mo na hindi safe yung password mo at least once a month, twice a month, or every semester, magpalit ka ng password. Yung, again, the password mo dapat safe. Huwag kang maglalagay ng birthday mo, kang maglalagay ng buong pangalan mo. Kasi it's very common. No? Mag-isip ka ng password na medyo mahirap tandaan ng iba or pag nakita ay hindi basta-basta ma-open. No? Kaya doon nakadepende kung gaano mo katagal or how often you change your password. Okay.
Next question. Meron pa po ba? Okay, from Regine Eduardo, Edward Celiano. Good afternoon po from 12STEM2. Sa lahat po ng nabanggit ng cyber attacks, ano po yung pinaka-dangerous? And are there any apps po to help strengthen the cybersecurity po? Okay, very good question, Regine. No? Gaya na sabi ko, for me, ransomware. No? Kasi yung mga malware na yan, may mga antivirus naman na para tanggalin, i-remove yung mga virus natin sa PC. Ang ransomware kasi, once na-encrypt yung data mo, sila lang yung pwedeng mag-decrypt. Sila lang yung pwedeng magtanggal ng lock ng file mo. Kaya lang, para mangyari yun, kailangan mo magbayad. So for me, that's one of the most dangerous thing na magkakaroon ka. Yung, sabi ko, nakalimutan ko. Yung ransomware. So, paano ma-strengthen? Siyempre, una, huwag kang magbubukas ng mga sites na sa tingin mong mali or website na fraudulent, hindi tama, hindi maayos, no? Kung tingin mong niloloko ka ng website na yon, so, huwag yun ang i-open mo. Maging mapag-matcheck ka dun sa browser. Gaya nga nasabi ko, kung naka-SSL, kung naka-padlock yan, no? Kapag bukas ka ng Facebook, pansinin mo, dun sa taas mayroong padlock. Ibig sabihin nun, secure. Pero pagka walang padlock, HTTP lang, nako, medyo kabahan ka ng konti. And, syempre, kailangan meron kang, kung company ka, nag-invest ka for security appliances. For example, firewall, no? Para talagang protected ka. Talagang ingat yung ano mo, yung network mo. I suggest din na magkaroon ka ng mga proxy server para hindi ka basta-basta mapapasok. Yan pa. Thank you. Si Axel, ito ang tanong ni Axel. Pag gumamit po ba ng VPN at internet access at in-access po yung phishing site, possible pa din po ba makita ng hacker yung nilagay ng victim sa phishing site? Well, oo, kasi credentials mo ay papasok mo. Maglalagin ka eh. Iguhulihin ka talaga eh. No? Dun sa mga phishing sites. Hindi naman IP address ang titignan sa iyo, kundi yung credentials mo. Magpapadala lang yun ng fake email or something kung ano man. No? Pero ma-access pa din nila. Makukuha pa rin nila yung information mo gamit yung phishing technique nila. Okay. So from Len Len Dayaw, good afternoon po from 12TVL BPP FBS 1. For example, paano po pag may sinend na email kaso hindi naman po mabuksan? Kumbaga, kailangan po muna bayaran para mabuksan kaso nagdadalawang isip po ako. Paano po kaya ang gagawin ko? Okay. Number one, ang email, pag sinend mo yan, ibig sabihin, talagang para sa iyan. Intended. No? Hindi na siguro nalino kung may file ba na sinend or what. Pero kung email yan na hindi mo mabuksan, huwag mabuksan. Kasi yung email dapat pag kinlik mo yun, ma-open mo yun. Kaya hindi lang second thought, mag first thought ka na huwag mo talagang buksan. Kasi huwag mo piliting i-open. Lalo na kung yung email na yun ay hindi mo naman ini-expect na email. Marami sa akin ganyan sa inbox ko, may mga email ako na ayaw ma-open, sige, delete. Kahit na minsan importante pala dahil naglagay sila ng file doon, nilagay nila ng password, abe maloy ko ba? Diba? So, kaya dapat kapag nag-email, alam mo yung nag-send sa'yo, pangalawa, kahit paano, na-contact mo siya na may papadala pa kong file, kaya lang may password po yun. Ha? No? So, meron ng pag-uusap ka agad na may papadalang file. Kaya dapat maging maingat ka sa pagbubukas mo ng file kasi one wrong click could be catastrophic sa'yo. You can lose all your social media, you can lose your email, you can lose your bank accounts, and worse, no, and worse, no, pati identity mo mawala, makuha. And po, to James Andrew Padayuman, good afternoon po, I'm from Grade 12 TBL CP2. Are we supposed to accept all cookies that some website require? Cookies? Masarap yan. Oo naman, cookies yan eh. Masarap yan, pwedeng kainin yan, di ba? Di ba? So baka mamaya yung website, nag-aalok sa'yo ng chip ahoy, ay kunin mo, sayang yan. Kidding aside,
Ang cookies kasi ginawa yan para mas madali mo ma-access yung sites. Diba? Para pag nag-load ka, no? Depende sa site, kung trusted mo yung website, okay lang, go lang. Pwede man kasi i-delete yan eh. Pwede mo i-clear yung mga cache, pwede mo i-clear yung cookies, no? Para kasi ang cookies, gumagawa sila ng wake para mas mabilis mag-load yung data mo, no? Kapag ka nagbukas ka ng website, saglit lang, mag-open ka agad, nasa-save kasi, no? Small piece of data lang naman yan, no? Minsan, yung username and password, naka-save doon, no? Pero, as much as possible sana, kung hindi naman kayo nakailangan, huwag mo na lang din i-accept, i-ano mo na lang. Para, for your safety na rin. For your safety na rin. Ako po, sir, personal question, okay lang po ba? Oo naman. Minsan po kasi kapag nabivisit ako ng articles, tapos may napindot akong isang ad, as in accidental lang, isang ad. Mm-hmm. Minsan, bigla na lang may lumalabas sa gilid ng PC ko na advertisements na galing sa Google Chrome. Pero hindi ko naman ina-access yung bawat site na lumalabas na yun. Minsan, medyo malicious pa yung mga lumalabas na ad. Mm-hmm. May way po ba para tanggalin yung mga ganun? Ang tawag doon ay adware. No, adware. Advertisement malware. No, kaya tawag na adware. Yung mga third party na pwede ma-download to clean your browser for that. No? Pero minsan nakukuha siya ng pag-delete ng history. Minsan nakukuha ng ganon. Minsan din naman nakukuha ng i-reinstall mo yung browser na gamit mo. No? Or worst comes to worst, yung talagang napakakapit at hindi makuha ng third party, talagang minsan binaformat na namin. Kaya dito sa munisipyo nangyayari yan. Bibiruin mo, magbubukas lang kami ng google.com, ang apitong pop-ups na ilalabas, puro Lazada. Ano nangyayari yan? Makukulit. Di ba? So siguro baka na-encounter niya rin. Nakakairit ako. Oo. Oh. Nakakairit, grabe. Kakain pa ng, kung naka-mobile data ka, kakain pa yun ng bytes or kilobytes or megabytes ng inyong internet subscription. So, nakakairit na talaga. Kaya, pagka ganun, i-clear nyo na lang yung mga cache, i-clear nyo na lang yung mga history para at least somehow, di ba? Madelete din yung mga ganun. Pero first comes to worst, format mo or pag ayaw talaga. Okay po, sir. Thank you po. Na-try ko po yung mga yan. Sige. Pag ayaw, pukpok mo yung laptop sa... kung may kung ano, laptop po, computer. Computer po, PC. Ay, baliwag mo sa bintana. Ito yung mga ayos yan. Joke lang. Kidding, opo, move on po tayo, okay? Sarah Bulaong. Hello po, from 11 Humes 4 po. Ask ko lang po if impossible po po talaga ma-hack ang Facebook just like cybercrime in Pampanga said. Just like naranasan ko na po kasing may magnakaw na identity ko and ng scam ng madami. Sabi po ng police, hindi daw po kayang i-hack ang FB ng poser ko para malaman ang identity or location. Well, kung kilala ka ng tao at ginamit mo yung very common, may chance. Pero tama si PNP, hindi basta-basta kasi talaga ma-hack ang Facebook. No? Ma-hack mo siya kung talagang magaling ka talaga. Yung talaga gumagamit ka ng mga backdoor na tools just to access the Facebook. Which is, sa mga Pilipino, konting-konti lang ang nakakagawa na. Yung poser, kasi kung naglagay ka sa Facebook mo, tignan mo rin, i-check mo rin yung Facebook mo, baka mamaya, nakapaglagay ka ng identity mo doon, buong pangalan mo, baka mamaya nalagay din yung, kahit sa comment or sa profile mo, nalagay mo yung birthday mo. No? Madali kasing gumawa ng fake account ngayon. Napakadaling gumawa ng fake account. No? Kaya, minsan, kahit nga yung dati namin yung parish priest, si Mons Andy, lumipat na siya sa Santo Niño may kawayan, pero nanghingi yung Facebook account na yon, nagpapakilala na siya si Mons Andy, nanghingi ng donation. Eh, close kami, magkakilala talaga kami. Hindi niya alam na ako yung kausap na kakilala ko talaga na ano. So, akala nung poser na yon eh, ano lang. So, talaga manghingi. Nalalaman dito is kasi may mga activities ka na sinusubaybayan niya na para magkaroon siya ng pera. Or para makapanloko ng iba. Sir, ayun po, may nag-message din po sa akin. Tinatanong po niya kung tinitingnan daw po ba ng mga employers nyo
yung digital footprint po ng mga nag-e-employ po? In what way? In what manner? Ibig sabihin, tinitingnan namin yung kung ano yung mga website na binubuksan nila. Ganun ba? Yes po. Sa website, meron tayong Data Privacy Act. No? So, in terms na tinitingnan, well, pwede namin tignan kung anong site yung binuksan. Halimbawa, facebook.com, pero hindi namin makikita kung ano yung ginawa niya sa Facebook. Property ng LGU, dito sa munisipyo, lahat ng gamit na gagamitin mo internet, ganyan, nakikonnect ka dito sa munisipyo, automatic, pumapasok ka sa rules and regulation ng munisipyo. No? Tinitingnan lang namin kung merong fraudulent na nangyari. Halimbawa, yung PC na yun ay naging suspect namin dahil baka dito nangyari yung attack. Baka dito nagmula yung stealing ng information. Inform namin siya. O, titingnan namin yung logs mo sa firewall. Ha? So, pag nakita namin sa firewall, nagbukas ka lang naman ng Shopee, nagbukas ka ng Lazada ng ganitong oras. No? Kahit naman sa PC, may history eh. Makikita rin naman yun. No? May nangyari na din na kailangan namin mag-check ng history kasi bumabagal ang net. Magulat-gulat kami, may nagtotorrent, merong nagbubukas ng hindi kaaya-ayang sites. No? Kaya nag-decide kami na we put a firewall. So, napigil namin. Ang laki ng napigil namin, ang laki ng natipid ng LGU in terms of time. Kasi yung empleyado, instead na nagpe-Facebook maghapon, eh nakablock yung Facebook, wala silang choice kundi magtrabaho. Hindi lang naman sa LGU nangyayari yan, pati sa ibang company. Lahat ng pinuntahan kong company, nag-put up kami ng firewall at nakita nila na talagang ang laki na itulong. Doon sa Control Gear Electric Corporation na pinanggalingan ko, walang firewall dati. Namumblema yung dati kong boss na paano ba namin mapipigil, paano namin mababawasan yung time. So, naglagay kami ng firewall, naglagay lang kami ng time na kapag during break times and lunch time lang, masok kayo ng alas 6 ng umaga hanggang 8, may free Facebook. Doon. Pero yung 8 o'clock to, ganitong oras, trabaho, talagang wala nakakapagbukas. At yung productivity ng tao, tumaas talaga. Ito po, sir. Another personal question. Mm-hmm. BITB po ba is part of phishing? Sorry? Ang BITB, hindi ko alam kung ano yun, is part daw po ba ng phishing? BITD? BITB. BITD? Siguro po paki-specify yung BITD. Pero papacheck ko dito ngayon sa ano ko, sa staff ko sandali kung ano. Okay. Sige, i-check lang ko ano yung BITD. Kung para ano din sabihin na balikan ko yung ano na yan. Okay. Okay po, from Jeremiah de la Cruz Santos. Good afternoon po from 11CP2 po. Are there any signs po ba na na-recycle na sa cyber attack na po yung user? Okay, so signs na nagsa-cyber attack na po yung user. Normally internet 'yan, eh, 'di ba? Kapag sa firewall kasi sa amin, meron kaming logs na nakikita namin kung gaano kataas na yung bandwidth consumption. Kung gaano nakadami yung speed, yung na-download at na-upload niya. So, doon pa lang, kapag alam mo na, halimbawa, nasa office lang siya, isang araw pa lang, nakaka-30 gig na siya, 40 gig. Siyempre kami, magtatawa, kakausapin namin yung tao, sir, bakit ganun kataas na yung consumption mo ng internet data? Ano po ba ang ginagawa ninyo? So, doon pa lang makikita namin. Pero, po pwedeng maabatan yun, lalo na kung halimbawa, medyo may edad na yung gumagamit, baka mamaya may nabuksan talaga siyang site. Ang ginagawa ko doon, pinapatay ko muna yung net. Tapos tinitingnan ko yung PC niya kung ano yung nangyayari. Para matrace kung talagang may attack ba yung nangyayari, kung may nagda-download, kung may nag-upload from the LGU, yung may bot na nag-upload ng data over a server. Kaya pinapatay namin yung internet para maputol. Then, kapag na-check na namin at may natanggal kami at biglang umayos, so most likely, na-fix ka agad namin. Basta meron kaming firewall. Okay. So yung po kaninang BITD,
ano nga po, paki-check kung ano po yung ano ng BI browser in the browser. Ano eh, baka po nag ano na siya nag follow back. So kung yung browser to browser attack ang ano natin yung sa tanong kanina, so most likely oo, pwedeng makita yan, no? Pwedeng ma-trace yan sa mga browser to browser attack, no? Pero personally wala pa kami nagiging experience na ganyan, kaya hindi ko pa masyadong ma-shed yung information. Pero I think meron naman sa mga resources natin through the internet na pwede nating mabasa. Basta tandaan niyo lang palagi na kung may nakikita kayo at nararamdaman niyo may attack na, is mag-ingat na lang kayo to be safe, no? Para hindi maano yung ano natin, yung mga information natin. Thank you. So with that, our open forum ends. Thank you for the questions that you raised. And thank you po, Sir Enrile, for enlightening our curious minds. Without you, Sir Enrile, we couldn't have accomplished this successfully. As our token of gratitude, we present you this Certificate of Appreciation from La Consolacion University, Philippines, the Catholic University of Bulacan. This Certificate of Appreciation is presented to Mr. Joaquin S. Enrile for generously sharing his time and expertise as a resource speaker for the webinar on digital footprints and cybersecurity for SHS students held on the 26th day of April 2022 via LCUP FB page live. Signed by Sister Angelita M. Baraero, OSA, the school principal, by Divina Ann M. Eusebio, PhD, the Vice President for Academic Affairs, and Sister Editha S. Zerna, OSA, PhD, the University President. Everyone, let us give Sir Joaquin a virtual round of applause. Again, sir, we are grateful to you for sparing time and exerting effort for us to deliver a successful webinar. So before we end our session, here is a short reminder. Please know that the registration for the incoming senior high school is now open. For more information, visit or contact the LCUP Facebook page. Now, say hello again to Althea Legaspi for the closing remarks. Thank you, Ivan. Good afternoon, Consolanians. Are you all feeling good? It's been a pleasure with all of you today. A happy day to all of our university administrators, teachers, parents, and to our fellow Consolanians. The word thank you had already been an understatement at this point. We are glad that you joined in our webinar this afternoon. Thank you for all your patience. I wish you learned new things from what our research speaker imparted to us as he discussed our topic for this webinar. Once again, on behalf of the computer and robotics area of the Basic Education Department, thank you everyone for making this webinar a resounding success. God bless us all and keep us safe. Thank you, Althea. Dear Consolanians, we would like to invite you again to join and support us on the upcoming virtual culminating activity on Thursday, April 28, 2022, to end our ICT season. On this event, we will play various migrant stories of educators, students, and parents shifting to digital management and learning. The awarding of winners for all the competitions held during this season will also be done on this activity. On behalf of Basic Education Department, headed by our principal, Sister Angelita M. Baraero, OSA, we would like to commend everyone for wholeheartedly participating in our webinar for this afternoon.
We hope that you have learned from today's topic. Again, I am Ivan Josh Castro from Grade 12 TBL CSS CP1. And I am Angelo Canosa Caldejon, also from Grade 12 TBL CP1. Keep safe and see you again on the upcoming virtual culminating activity. Again, it will be held on Thursday, April 28, 2022. Good day, everyone. Thank you so much, Consolingans.